expired na ba ang driver's license mo, pero hindi mo alam kung renewable pa ito o pwede pa bang ma-renew. Kung pwede pang ma-renew, ano at paano ang proseso, ano ang mga requirements at magkano lahat ang magagasto, sasagutin po natin yan sa video ito. Kaya para po sa mga may driver's license na expired na at sa mga nagtatanong kung pwede pa bang ma-renew, panoorin nyo lang po ang video ito. Welcome to this YouTube channel, Responsible and Law-Abiding Driver. This YouTube channel is all about on how to become a responsible and law-abiding driver. If you are new to this YouTube channel, click the subscribe button and also the bell icon for you to be notified when new video was uploaded. Thank you and enjoy watching. Maraming salamat po sa mga nanood sa mga nakaraan o sa mga nauna nating mga videos at sa mga nag-subscribe. Sana po meron kayong natututunan at nakakatulong ang mga videos na ina-upload ko. Ang topic po natin ngayon ay isa sa mga tanong sa comment section sa mga naunang videos natin. Huwag po kayong mag-alala, nababasa ko po yung mga comment ninyo doon. Kaya dahan-dahan po natin na sagutin. Ito ay kung pwede po bang ma-renew ang driver's license na expired na? Ang sagot po dyan, oo, pwede pang ma-renew ang driver's license na expired. Ulitin ko pwede pang ma-renew ang driver's license na expired na. Pero depende po yan kung ilang araw at ilang taon na expired ito. May kategory o per kategory kasi yan. Ito yung una o first kategory natin. 1 day to 1 year expired. Kung expired na ng 1 day to 1 year ang lisensya, pwede pang ma-renew yan. May penalty nga lang na 75 pesos. Yung 75 pesos, dagdag nyo doon sa babayaran ninyo. Halimbawa, sa akin nung nag-renew ako, ang binayaran ko ay nasa 1,135 pesos. Normal yan wala akong penalty. Ngayon, kapag expired sana yung lisensya ko ng 1 day to 1 year, may penalty akong 75 pesos. May dagdag akong babayaran na 75 pesos, kaya magiging 1,210 ang babayaran ko. Second category natin, 1 year to 2 years expired. Kapag expired naman na ng 1 year to 2 years ang lisensya natin, pwede pang ma-renew yan. May penalty din na 150 pesos. Ganun din, idagdag nyo dun sa babayaran ninyo. Third category natin, 2 years to 9 years expired. Kapag expired naman na ng 2 years to 9 years ang ating lisensya, pwede pang ma-renew yan. May penalty nga lang din na 225 pesos. At kailangan natin mag-undergo o mag-take ng exam. Ito yung theoretical exam at saka practical driving test. Ulitin ko kapag 2 years to 9 years na expired ang inyong driver's license, pwede pang ma-renew yan. Pero kailangan nyong mag-take ng theoretical exam at practical driving test. Siyempre, sa exam at practical driving test, meron kayong dagdag na babayaran dyan. Fourth category natin, 10 years and above o 10 years o 15 years o pataas na expired ang inyong driver's license. Hindi na po ito pwedeng ma-renew. Ulitin ko hindi na ito pwedeng ma-renew. Kapag 10 years pataas na expired ang driver's license, balik student permit na po yan. Ulitin nyo ulit yung proseso noong kumuha kayo ng driver's license. Kumuha muna kayo ng student permit at pagkatapos, pwede na kayong mag-apply ng non-professional driver's license. Pero after 1 month pa, pwede kayong mag-apply ng NPDL pagkatapos nyo makakuha ng student permit. Mag-exam ulit kayo at mag-practical driving test kasi nga student permit na kayo. Yun po yung mga per category natin sa expired na driver's license. Ngayon, tignan po ninyo yung driver's license ninyo kung ilang araw at ilang taon na expired kung saang kategory yan. Magkano naman ang magagasto kapag mag-renew tayo ng expired na driver's license? Estimated lang po ang computation na ito bali nakadepende pa rin sa actual o kapag nandun na tayo mismo sa LTO. Pero sigurado naman ako na hindi nagkakalayo ang computation ko sa actual na babayaran sa
LTO. Magbis po tayo sa ginasto ko nung nag-renew ako. Ang binayaran ko noon ay nasa 1,135 pesos. Normal yan na binayaran ko, wala akong penalty. Meron kasi akong pinabago sa information ko nung nag-renew ako. Nagpalit ako ng address. Kaya meron akong dagdag binayaran na 100 pesos para sa revision of records fee. Pero kung wala naman kayong babagoyin sa information nyo doon, bali 1,035 pesos ang babayaran ninyo. Based po yun sa akin na, based po yun sa nagasto ko nung nag-renew ako. 1,035 pesos, yan po yung gagamitin natin na computation sa kung magkano ang babayaran ninyo. Estimate lang po ito para magkaroon na kayo ng idea kung magkano ang babayaran ninyo kung expired ng inyong driver's license. Sa 1,035 pesos, kasama na dyan yung medical certificate o yung bayad ng medical certificate. Halimbawa, expired ang inyong driver's license ng 1 day to 1 year. Ito yung first category natin kanina. Ngayon, sa 1,035 pesos, idagdag nyo yung 75 pesos na penalty ninyo. Kaya magiging 1,110, yan ang babayaran ninyo. Sa first category, 1 day to 1 year expired. Kapag nasa second category naman na expired ang inyong driver's license, 1 year to 2 years, meron kayong penalty na 150 pesos. Idagdag nyo yan sa 1,035 pesos, kaya magiging 1,185 pesos. Kapag nasa third category naman na expired ang inyong driver's license, 2 years to 9 years na expired, meron kayong penalty na 225 pesos. Idagdag nyo ulit yan sa 1,035 pesos. Kaya magiging 1,260 pesos plus yung babayaran ninyo sa theoretical exam na 100 pesos at yung babayaran ninyo sa practical driving test. Kasi irerent nyo yung sasakyan sa LTO. Pero kung meron kayong sariling sasakyan, yun na yung gagamitin ninyo para hindi na kayo magbayad ng rental fee. Yung babayaran ninyo dito sa rental fee, nakadepende po yon sa sasakyan na ipapraktikal ninyo. Kung motorcycle o four wheels. Diyan po nagbibase kung magkano ang babayaran ninyo. Pero computein po natin para magkaroon na kayo ng idea. 1,035 pesos plus 225 pesos na penalty plus 100 pesos na bayad sa exam, sa theoretical exam, plus babayaran ninyo sa practical driving test kung wala kayong sariling sasakyan. Sabihin na natin na ang bayad nyo sa rental para sa motorcycle ay nasa 150 pesos. O kahit sabihin na natin 200 pesos. Plus, bayad nyo sa 4 wheels, kung magpa-practical pa rin kayo ng 4 wheels, kung yun yung driver's license code nyo, yun yung ipa-practical ninyo. Kahit sabihin din natin 300 pesos, yun yung babayaran nyo sa 4 wheels kung wala kayong sariling sasakyan. Kaya ang total na babayaran ninyo kapag nasa third category na expired ang inyong driver's license ay nasa 1,500 to 1,860 pesos. Estimated lang po yan ha, para magkaroon lang po kayo ng idea. Pero ang pinakamaganda dyan, kung pupunta kayo sa LTO na expired ang inyong driver's license, mas maganda po na magdala kayo ng extra money ninyo para sa mga additional o dagdag na babayaran ninyo. Para naman po sa fourth category, 10 years na expired o 10 years na pataas na expired ang driver's license. Tulad po ng sabi ko, hindi na po pwedeng ma-renew yan. Balik student permit na kayo dyan. Punta naman tayo sa proseso. Sa proseso naman po ng pag-renew ng driver's license, expired man ito o hindi, pareho lang po yun. Tungkol sa pag-renew ng driver's license, meron na tayong video dyan. Panoorin nyo lang po dito sa ating YouTube channel. Nasa 500,000 plus views na rin siya. Kompleto na kasi dyan. Paano yung proseso, ano yung mga requirements, at kung magkano ang magagasto. Nabanggit ko na po kasi lahat dyan. Kaya panoorin nyo lang po dyan yung kompletong detalye sa pag-renew ng driver's license. Ang pinagkaiba nga lang nila sa proseso, yung expired na driver's license ng 2 years to 9 years, kailangan ulit na mag-take ng theoretical exam at practical driving test. Yun lang naman ang pinagkaiba nila sa proseso. Yung magagasto naman, syempre expected po ninyo na kapag expired ang inyong driver's license, mas mataas o mas mahal ang babayaran ninyo kasi nga meron kayong penalty.
Kaya kapag expired na ang inyong driver's license, asikasuhin nyo na agad ang renewal nito. Iparenew nyo na agad, huwag nyo nang paabutin pa ng mga ilang araw o taon, sayang lang yung penalty ninyo. Pero ang pinakamaganda po dyan, kapag alam na natin o alam nyo na na malapit na mag-expired ang ating lisensya, asikasuhin na natin agad ang renewal nito. Iparenew na natin. Sabi nga, mas maaga, mas maganda. Huwag na natin pangantayin ang due date o ang expiration date ng ating driver's license bago natin asikasuhin ang renewal nito. Oo, nandyan na. Meron tayong trabaho, busy tayo. Kaya hindi natin ito agad masikaso na may parenyo. Pero kapag natsambahan natin na may checkpoint sa daan at nahuli tayo, tayo din ang magdudusa. Mas malaki po ang gagastusin natin dyan. Lalo na kapag na-involve tayo sa vehicular accident, wala po tayong kalaban-laban dyan. Kasi kapag nagmaneho tayo ng kahit na anong sasakyan na expired na ang ating driver's license, considered na po yan na driving without valid driver's license. Mas malaki na naman ang gagastusin ninyo. Kaya bago mag-expired ang ating lisensya, asikasuhin na natin ang renewal nito o iparenew na natin agad. 2 months bago ang expiration nito o 60 days, pwede naman na natin yan iparenew. Kaya mahaba-haba ang panahon natin na mag-renew. Kaya walang dahilan na abutin pa ito ng expiration date bago natin asikasuhin ang renewal nito. Punta naman tayo sa mga requirements. Tulad po ng sabi ko kanina, expired man o hindi ang lisensya natin, pareho lang ang mga requirements. Ganon din yung proseso na banggit ko kanina. Ang requirements naman, parehas lang din. Medical certificate, comprehensive driver's education or CDE certificate. At yung mga iba pang requirements, panoorin nyo lang po ang video natin tungkol sa kung paano mag-renew ng driver's license. Kumpleto na po ang video na yan, yung pinakita ko po kanina. Yun po yung sagot natin sa kung pwede pa bang ma-renew ang driver's license na expired na. Pwede pang ma-renew yan. Tulad po ng sabi ko, depende po yan kung saang kategori. Kaya tignan po ninyo ang inyong driver's license na expired na kung saang kategori ito bumagsak. Kung nasa first, second, third at fourth category, alam na ninyo yan. Sana meron po kayong natutunan sa ating video ngayon. Sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify o ma-update po kayo kapag meron tayong bagong upload na video. Mag-ingat po tayo lagi sa ating pagmamaneho and God bless. Lagi po natin tandaan, be a responsible and law-abiding driver always.